Hello, good day po sa atin lahat. Ito po yung kaibigan ninyo, si Attorney Mark Tolentino. Ang pag-uusapan po natin ngayon, yung tungkol sa pambabastos o sa batas, ang tawag doon, Acts of Lasciviousness. Pag-usapan po natin yan, maya-maya, promise. Hello, good day po sa atin lahat. Ang pag-uusapan po natin ngayon, yung pambabastos o sa batas, ang tawag doon, Acts of Lasciviousness. Ano ba pagkakaiba ng Acts of Lasciviousness sa panggagahasa or rape? Same lang ba ito na ba sa action or penalties dito? Same lang ba yung gravity of the offense ng rape and Acts of Lasciviousness? Hindi po. Kasi yung Acts of Lasciviousness is crime against chastity and yung rape is crime against person. So, iba yung crime against person and crime against chastity. And pangalawa, yung victim. Iba ang sitwasyon ng biktima ng rape. Kasi dalawa ang klase ng rape. May tinatawag na ordinary rape. Ang ordinary rape, only the female o yung babae lang ang pwedeng maging biktima. But yung tinatawag na sexual assault, pwede lalaki maging biktima, pwede bading, pwede tomboy, or yung tunay na babae maging biktima. But in this case, kailangan kasi may sexual na nangyari. Sexual insertion. Okay, you say insertion, ibig sabihin may napasukan. In rape, may napasukan. Ma-ordinary rape man yan or ma-sexual assault. But in acts of lasciviousness, hindi kailangan na may actual penetration in the anus, actual penetration in the vagina. Hindi ganon ang acts of lasciviousness. In acts of lasciviousness, yung pambabastos lang. Magsalita ng bastos, may konting hawak sa mga private part, may ginagawang masama, may ginagawang pambabastos na maka make the male or the female uncomfortable. Ibig sabihin, in acts of lasciviousness, pwede babae ang maging biktima, pwede ang lalaki ang maging biktima. Paano maging liable ang babae sa acts of lasciviousness kung may ginagawa siyang kabastusan sa lalaki? Hinawak-hawakan yung private part ng lalaki, that's acts of lasciviousness. Kung si lalaki hindi gusto. Same also, pag si babae, si lalaki may hinawak-hawakan private part ni babae. Kung si babae, okay, pumayag, di walang problema yan. Pag hindi pumayag, yan, acts of lasciviousness yan. So ibig sabihin, ng acts of lasciviousness, walang consent. Iba naman yung acts of lasciviousness with consent of the offended party normally sa mga pag abuse yan on the authority of the accused, on the relationship of the accused, iba naman yun, or pag ang biktima minor. But in normal situation, in acts of lasciviousness, normally pambabastos, ibig sabihin may konting hawak sa mga private part, may konting ginagawa, like for example, nagmamasturbate si lalaki in front ni babae na in a public place or somewhere in a private place. That is acts of lasciviousness kasi ang purpose kasi or ang intent ng acts of lasciviousness, yung tinatawag na lewd design. Kasi lewd design, yung utak ng accused, bastos. Yung purpose ng accused, pambabastos. Yun ang tinatawag na acts of lasciviousness. Kasi in criminal law kasi, ang pinag-uusapan ng criminal law, yung intent o yung utak ng isang accused, yun ang pinagbabatayan ng liability or penalty of a certain action or certain criminal act ng isang tao. By the way, ito yung kaibigan ninyo, si Attorney Mark Tolentino. Please subscribe po my Facebook page sa facebook.com/MarkTolentinoLaw and of course, my YouTube page sa youtube.com/MarkTolentinoLaw. And for free legal advice, please call me landline within Metro Manila, 209-6203. I repeat po, 209-6203. Or mobile number natin, pwede kayo mag-text, tumawag, or through Viber sa 0917-329-5353. Thank you po.